silipin lang natin at ikutan natin. Yung kagandahan ng unit ng Peterbilt na to kasi mayroon silang built-in na yung sinasabing mga yung air condition. Wow. Hindi na kailangan i-idle yung truck mo upang sa ganun igagano yung air condition. Ayan. Yun, ito yung unit na ating gagamitin. At yan ang sinasabi kong built-in na sinasabing park air ang tawag nila dyan. Hindi na linisan, but it's okay naman. Wala naman tayong problema kahit na hindi masyadong malinis sa labas, pero sa loob ay malinis. Oh, malamig. Ayun mga kaibigan, dito tayo sa bahay ngayon. Tulad nga na nakita nyo sa previous video natin, si Cordapia ay nandoon sa shop. Dahil nga nakadali tayo ng malaking usa. Ngayon, pupunta kami ngayon ni Mrs. doon sa droppers kung saan papagamit nila yung bagong unit or ibang unit or sabihin na lang natin unit ng trappers upang sa ganun patuloy pa rin yung ating biyahe kahit na tayo ay or si Cordapia ay nasa shop. Wow. And sana hindi magtagal, sana abutin lang ng mga isa o dalawang linggo upang sa ganun patuloy or makabiyahe na rin si Cordapia. Ayan. Ayan guys, alam nyo naman, may mga pagkakataon talagang hindi inaasahan. Pero sabi ko nga, mas maigi na yung ganun yung nangyari. Kaysa naman napaano pa yung diretso muhan! Napahamak pa pati yung load. Nilabas namin yung maliit namin ngayon kasi ilang taon na rin hindi ginagamit. Actually, pinalitan ko nga guys yan ng battery. Bumila ako ng nakaraan yung pag-uwi namin dito. Whoop, yeah. Nag-reset kami. Ito lang, yung pag-uwi lang. Kasi natos na yung battery niya. Bumili kami ni Mrs. ng bago dun sa Canadian Tire. As usual, si Mrs. pa rin ang ating driver. Hatid tayo sa trabaho at kakausapin ko si Sir Larry at sabi niya sa akin mayroong paperwork na pipilapan o pipirmahan ko kasi gagamit tayo ng unit ng trappers since si Cordapia nga andun sa siya. Malamig mga kaibigan, ingat-ingat lang kayo no. Ayon yung aking bunso, si Barry, si Mrs. po. Yep. Alright, roll honey. Madulas yung isno na yan kasi tumigas na ng todo eh. Ate dito sa opisina. Oh, kahit dyan lang muna sa may tatawagan ko si Sir Larry. Ayan guys, nandito na tayo ngayon sa Trappers Yard. Ayan. At kukontakin natin si Sir Larry kung saan na tanong natin kung saan yung unit na maaari natin gamitin. Yan. Tahimik na tahimik, mukhang lahat ng unit nakalabas eh. Walang mga unit dyan. Wow! Yan, tatawagan ko, pipirma ako ng mga dapat pirmahan doon. At the same time syempre, kung meron na silang load para sa atin ngayon, lumarga na tayo ngayon. Saan doon? Dito na lang muna. Park mo lang doon kahit sa... Dito lang muna. Sa gitna, tatawagan ko si Sir Larry. Tapos papasok ako doon, pipirman ko yung mga dapat pirma. Ayan. Tulong na tayo. Tawagan natin si Sir Larry. Ayan. Hmm.
Morning, Travelers. Hi, sir. It's Nestor here. I'm here now in the yard. Okay, are you going to come into the driver's room? Yes, I will. We'll be there in a few minutes. Okay, we'll meet you there. Thank you. Bye. Bye. And guys, hana, mas muna ako. Tantang ko muna si sir. Yeah, mayroon naman silang gas. Hmm? I mean, mas doon eh. Hmm. Kaya doon na ako kukuha ng mas. Oh, palimig, mga kaibigan. Mukhang ano yung unit. Bising-bising ngayon ang biyahe nila. Wow! Yung mga owner operator doon sa gilid. Mukhang nasa labas lahat. Yes! Yan. Ayan mga kaibigan, andito tayo ngayon sa driver's lunch dito sa Troffers. Ayan, kausap ko si Sir Lawrence kaganina. Doon siya, kinuha niya yung susi ng Peterbilt na ipapagamit niya sa akin. At binigay niya sa akin yung mga dapat kong pilapan at pirman dito. Usually yung mga agreement lang din naman kung alam. Ayan, kung makita niyo. You got it? The truck is just around the corner. Yeah. At bay 16 outside. Ayan mga kaibigan, nandito tayo ngayon sa driver's lunch. Kung saan kausap ko si Sir Lawrence. At yun nga, binigyan niya sa akin yung mga ano, yung mga agreement. Kasi yun nga, gagamitin natin muna yung unit ng Troffers, kulay dilaw nilang Peterbilt, since si Cordapia is nandun sa pagawaan. Hindi ko na lamang papakita sa inyo mga kaibigan yung mga details kasi ayaw ni Sir Lawrence na makita yung mga rate nila tungkol dito, pero ang tanging masasabi ko lang is sinabi niya sa akin yung mas magandang paraan for the time being kasi yung pagiging single or pagiging tame sa pag-rent ko sa kanila is ang laking diferensya. So mas maganda yung magsi-single kapag mag-rent ako ng unit para sa kanila. Kaya naman si Jade, si Kaanakan, mayroon din siyang unit na available para sa kanila. Kaya naman, maghihiwalay muna kami temporarily ni Kaanakan. At kung naayos na yung truck at okay na, ayun, maaari sigurong magbalikan pa kami ulit dun sa truck ko, dun sa Cordapia. Ooh, let me come. Anong nangyari kay Bakyan? Hey, bebe! Why? I'm still here. Why? Iyak. Ayun mga kaibigan, at galing ako dun sa opisina. Kausap ko si Sir Larry. Inaantay natin yung unit na ibibigay sa atin. Ngayon han, napag-usapan na namin ni Sir Larry kanina na Echidor Peterbilt or Freightliner yung ibigay muna sa akin na ririntahan natin. Pero sabi niya sa akin, hindi advisable yung mag-team. Kasi may bayad kapag ka magririnta tayo ng truck nila. Since si Cordapia ay nandun sa pagawaan ngayon, binigyan na rin nila ako ng update. Yun nga, malalagyan nga ng mga kaibigan ng moose bump. Sana diretso. Kumbaga, babayaran ko lang yung deductible na 2,500, tapos papalitan daw yung buong hood, and then yung yung sa baba, yung kanyang bumper, tatanggalin din yon, papalitan nila ng moose bump yung Aero Plus. Bali ang presyo ng Aero Plus ngayon sa market mga kaibigan is nagkakalaga ng 47 yata plus yung iano mo kapag ipina-install mo, aabot siya ng 5,500 Canadian dollar installation na including the installation. So hindi ko ma-sure kung masasabi natin na napaganda pa ba yung nangyari or hindi. Well, actually, wala naman may kagustuhan sa nangyaring ganun. Ayan. So, basically, mag-i-start ngayon. Napag-usapan namin ni Kaanakan, ni Jed, na
maghihiwalay muna kami, magsosolo muna ako kasi hindi nga advisable yung magti-team kami dahil magre-rent ako ng trappers, tapos yung truck ko pa nandoon na hindi tumatakbo, babayaran ko pa rin yon kahit na nandoon na natingga. So bali doble. Ayun. Kaya mas maigi na yung mag-solo, at tinawagan ko rin si Kanakan kanina, sinabi ko sa kanya, inilay ko sa kanya yung offer or maaring gawin ng natin do sa ano itong ganitong business natin. Ayun, at nagkasundo naman kami na si Kumpan. Kumpan siya dito. Paano yun? Eh, kung matagal ka makabalik, mag-solo ka ngayon. Hindi, si ano, Jed, bali gagawin ng Travers is ano? Bibigyan na siya ng unit. Ang unit ni Jed is nandun sa Vancouver. Ngayon, dadaanan mo siya. Ibibigay ko lahat ng gamit niya, tapos yung mga ibang mga ano, gamit niya, kukunin niya rito, tapos bibigyan niya, tapos yun na ano, magpa-flight na lang siya papunta ron. Mag-flight na lang siya. Kasi hindi mo masabi kung ilang araw, siyempre yung biyahe ko papunta ron. At pagkatapos nun, nandoon siya sa Vancouver, mag-aantay pa siya doon, kung wala pa siyang load doon, nandoon siya. So mag-flight na lang siya? Oo. Magpa-flight siya, ang kagandahan nun, yung magbabayad nun, is yung trappers. Ang magbabayad ng flight, yung ticket niya. Ayan guys, update ko kayo mamaya kung anong unit yung ibibigay sa atin. Ayan mga kaibigan, andito na tayo. Nandito yung unit na ipapagamit sa atin temporarily. Silipin lang natin at ikutan natin. Yung kagandahan ng unit ng Peterbilt na to kasi mayroon silang built-in na yung sinasabing mga yung air condition. Yung na kailangan i-idle yung truck mo upang sa ganun igagano yung air condition. Ayan. Yun. Ito yung unit na ating gagamitin. At yan ang sinasabi kong built-in na sinasabing park air, ang tawag nila dyan. Hindi nalinisan, but it's okay naman. Wala naman tayong problema kahit na hindi masyadong malinis sa labas, pero sa loob ay malinis. Kasi binuksan ko na at nag-i-start na siya. Pinatakbo ko na, pinainit ko sa loob para masigurado na yung loob niya, yung bank heater is gumagana. Pero di naman yung sobrang lamig, matutulog tayo. Ayan guys, ikutan lang natin, tapos pasukin natin sa loob. Ganda, maganda. Although, lahat naman talaga ng truck is maganda. Yun. Guys, ayan, malinis. Ayan. Pwede naman talagang linis nila. Itong kagandahan ha, itong gustong-gusto ko talaga sa Peterbilt guys. Makita mo yung flooring niya. Wow. Talagang carpeted, maluwang. Ito yung kanilang 760 ba to? Ultra loop nila 'to eh. Ultra loop. Hindi ko nakakita yung ano, basta ultra loop Peterbilt. Ayan, maluwang. Dami kang paglalagyan, guys. At pagandahan, kompleto siya. Andito yung kanyang control panel dito sa may higaan. Nandiyan yung kung gusto mong mag-heat, ganyan. Aircon, turn mo lang yan. Gusto mong aircon, ito sa baba yung cold, yung pindutin mo lang sa taas, yung heat. Ayan. Namatay. Start ko ulit. At okay, yan ang magandaan dito. Kompleto. Ito, mountain ng ano, gusto mong mag-mount ng iyong TV diyan. Bunk bed sa taas. Yan. Ito yung kung may gusto kong ilagay diyan, kompleto 'yan. 'Yon. At so far, yan. Ibuhay natin. Kasi namatay siya. Okay.
Lagay natin sa ano. Set RPM. RPM natin on. Yan, kita nyo naman, no? Yan ang RPM na 750. May 860 or 850 RPM. Siyadong mataas yan. Consume mo na sa gasolina. May 950 pa. Yan. 1050, yan, kung gusto mong patasin pa. 1150, hindi na natin masyadong kailangan ganyang kaano ng ano, RPM. Ilagay lang natin sa, ano, yung baba, 650, yan yung minimum. Lagay natin sa 750 or 850 yan para uminit yung truck. At pagkatapos dadalhin ni Mrs. Lat dito yung ano, yung mga gamit para ma-set up na, kasi bukas pa naman yung trip ko, pero hinahanda lang natin. Ayan. Paano ganun man ang nangyari sa truck natin kay Cortapia, patuloy pa rin ang biyahe natin kasi mayroong available na unit dito na pwede magamit. Although, siyempre, alam nyo naman, guys, wala namang libre. Lahat naman may bayad. Kaya, yun. At maraming salamat, no, mga kaibigan, sa update ko na video natin. At sana patuloy at hindi kayo magsasawa sa manunod sa ating mga video vlog. At sila kayo tumuli. At kung ano man ang nais nyo sabihin or gusto nyo iparating sa akin, is mag-iwan lang po kayo ng malagang mensahe sa message sa comment section down below. Sa lahat ng mga nagpapa-shoutout sa akin, shoutout po sa inyong lahat. Pasensya na kayo, hindi ako nakakagawa ng video lately na madalas. Ganun din yung pag-shoutout ko. Pero guys, hindi ko kayo nakakalimutan. Maraming salamat pa rin sa inyong walang sawang pag-support. Stay tuned guys, at marami tayong gagawin or maraming magaganap itong susunod na mga video vlog natin. Hanggang sa muli, bye! Lakay Pinoy Tracker.